Magandang gabi po sa lahat ng mga narito po sa ating Bible study. Ngayong Martes po ng gabi ng April 6, 2021. Sa kalooban po ng Panginoong Diyos, live po ang ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program. Ito po ay nag-e-emanate ang ating programa mula po rito sa Plaridel, Bulacan. Ang atin pong Bible studying ito ay napapanood, napapakinggan dito po sa Pilipinas, sa mga kababayan po nating narito sa Pilipinas at maging sa mga kababayan po natin sa abroad. Sa gabi pong ito, wine-welcome po natin ang mga narito sa Facebook Live. Meron na po ngayong 21 na nag-join at hinihintay naman po natin ang mga nasa YouTube Live. Sabihan po tayo ha, noong mga nandyan po sa YouTube Live kung ilan po yung mga nanonood sa YouTube Live. Ang atin pong mga prayer request ay pwede na po nating ipadala, isend at mamaya po natin bibigyan po yan ng pagkakataon. Pakibigay po ang inyong pangalan at kung ano po ang sakit, karamdaman na kailangan po nating maipag-pray. YouTube, meron po ngayong 6 at sa Facebook ay nadagdagan, meron po ngayong 26. Yung ating mga prayer requests, mamaya po natin bibigyan ng pagkakataon doon na po sa ikalawang oras po ng programa. Basta ibigay nyo lamang po ang inyong pangalan at kung ano po yung sakit, karamdaman na kailangan po nating maipag-pray. Ngayong gabi ay gusto ko po munang bigyan po ng pagtalakay. Ito po nga naiparating sa atin ng ating mga sympathizers. Patungkol po dito sa isang YouTube channel na nag-a-upload po ng mga videos natin, ito po yung pinatanggal, inireklamo po. Kaya nga po ako ay nanawagan na noong mga nakaraan kasi meron nga pong info na ipinarating sa atin ang ating mga kaibigan na may marching order po yung bagong leader ng mga fanatics na ipa-take down ang lahat ng mga YouTube channels na against, kontra sa kanilang pagsasama-sama. Ito na po, ginawa na po talaga. Sumunod na po yung mga fanatics para i-take down ito pong YouTube channel na Straight from the Bible. Minessage po ako at ininform po ako na yun pong channel na yon na kasalukuyang dumadami na po yung subscribers. Alam ko po ay nasa 150 subscriber na. At libo na rin po yung mga nanonood nung mga videos na ina-upload po dyan. Ha? Ipakita nga natin yung YouTube channel na Straight from the Bible. At sino ba yung mga nagpa-takedown yan? Yung mga nagreklamo? Ayan. Makikita nyo po mga magulang at mga kaibigan. Ito pong Straight from the Bible na YouTube channel. Sabi po dyan na due to multiple copyright strikes associated with the videos below, your YouTube account has now been disabled. Ito po yung nagpa-takedown, yung IP at mcgi.org.
Yan po, mga magulang, mga kaibigan, ang sinapit nitong isang nagmamalasakit po sa ating programa na yung mga videos po natin, yung mga expose po natin na mga pagtalakay, eh dahil apektado po at nasasaktan itong mga tinatamaan dyan sa mga videos na yan, eto po, kumilos po sila, yung mga fanatics, dahil may go signal po yung kanilang bagong leader na lahat ng mga videos na kontra sa kanila ay dapat na mapatanggal. Ayan na po, kumilos na po yung mga fanatics. Pagka po kasi fanatics, mga bulag na tagasunod, yun po bang hindi na po nag-iisip ng maayos at kung ano na lamang po ang dikta para yung mga robot. Kaawa-awa naman po mga magulang at mga kaibigan. Hindi ba mayroon din akong na-interview pa rito noong araw? Yung taga-Angeles, Pampanga, siya po ay may video na umamin na noong siya po ay fanatic pa, mayroon siyang 5 account. Isa lamang po siya, pero gagawa siya ng 5 account. At para pagka nagreklamo, lalabas marami sila. Mabuti po't meron po tayong video po na yan na in-interview po natin yung isang dating fanatic na umamin po na talagang sila po ay tinuturuan kung ano ang gagawin ng pagrereklamo sa YouTube, na gagawa ang bawat isa ng multiple accounts, channels sa YouTube. Ayan, at para sila po ay magrereklamo para maipatanggal nila yung mga videos ng mga YouTube channels, yung mga kahit po sa Facebook, yung kanilang mga nirereklamo. Ito lamang po ang ating masasabi dyan, mga magulang at mga kaibigan. Yung ginagawa nyo na yan, yan po ay inyong pananagutan po yan sa harap ng Diyos, dahil kahit po kayo ay magsinungaling, kahit po kayo ay gumawa po kayo ng mga kasinungalingan para lamang mapagtakpan YouTube 12, Facebook 38, kaya po kayo ganyan na ang inyong mga pagkilos, kasi gusto ninyong i-cover up, gusto ninyong mapagtakpan yung mga mali-maling turo, yung mga salungatang mga turo ng inyong mga leader, yung inyong namayapang leader, tapos yung humalili na inyong bagong leader, kitang-kita naman doon sa mga videos na nagkokontrahan, nagsasalungatan yung inyong mga kinikilalang mga sugo. Kaya kayo ay ganyan, ayaw nyong ang mga tao mapanood yung mga videos na yung inyong mga kinikilalang mga sugo ay nagkokontrahan, nagsasalungatan. Sabi noong namayapang sugo, pagka namatay na, huwag nang kakausapin. Sabi, ito namang humalili, sabi, kinakausap yung namayapa. Hanggang pagkakatipon nila, ipapasok po yung video at tatanungin pa yung namayapa. Umapalakpak naman yung mga miyembro. hindi ba salungatan yon? Sabi ho nung kanilang sugo, pagka namatay na, wag nang kakausapin. Dahil ikaw, wala nang bahagi pa yung taong patay sa mundo ng mga buhay. Bakit itong pumalit na leader,
salungat doon sa sinasabi noong namayapang sugo. Kaya ilang buwan na po ang lumipas, magdadalawang buwan na. Abi tuloy-tuloy pa rin sa mga programa nila sa radyo, telebisyon, yung kanilang pagdodoktrina, yung namayapa nilang sugo pa rin ang napapanood, napapakinggan ng mga tao sa social media. Tapos sa kanilang mga pagtitipon, nandyan pa rin yung mga videos ipinapasok. Yung pa rin na mayapa ang kanila pong ipinipresinta sa mga tao para makapanghikayat. O kaya dahil po may mga videos dun po sa YouTube channel na Straight from the Bible, nakikita nila na mabubulgar, ma-expose sila ng tuloy-tuloy doon. O ito po, ayaw nila na may mga videos po na na-i-upload. Ang dinadahilan po nung mga fanatics, yan ika kasing mga videos na yan, not intended for broadcast. Hindi naman ika yan para sa publiko dahil meron daw sinasabi sa Biblia na huwag ibibigay sa aso yung bagay na banal. Huwag ihahagis ang perla sa baboy. Mateo 7:6. Dito po sila nagkukubli sa Mateo 7:6. Babasahin ko po. Ang sinasabi nila, hindi naman ika kasi for broadcast yung mga videos. Iyan ika ay sa aming pasalamat yan. Paano ika ang nagkakaroon ng mga ganyang mga leakage ng mga videos? Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Ayan. Natatandaan ko po, noong nabubuhay pa yung kanilang sugo, ito po yung ginagamit na talata para bigyan ng katwiran na kaya yung kanilang pasalamat, sila-sila lamang ang nagkakarinigan. Bagabat meron silang radio station, TV station, nandyan po ang live streaming ng Facebook at ng YouTube. Yung kanilang pasalamat ay para lamang sa kanila at hindi yan para marinig ng publiko. Dahil lang wika bawal ni Jesus Christ na yung mga bagay na banal ibibigay sa mga aso, sa mga baboy. Ang kanilang sinasabi dyan, yung paliwanag ng kanilang sugo, yung ikang mga aso't baboy, yan ika yung mga hindi naman natin kapatid sa pananampalataya, yung mga hindi naman kaanib sa iglesia nila, mga nasa labas ng iglesia nila. Hello? Yan yung sinasabi noong kanilang sugo, noong nabubuhay pa na, kaya meron silang mga pagtitipon, yung kanilang mga pagtuturo doon, hindi dapat makalabas yan sa publiko kasi bawal ika ng Panginoong Hesukristo na ibigay ang mga bagay na banal, perla sa mga aso at baboy. Ngayon, ito naman po ang aking naging ano dyan, pagsagot dyan. Kung yung mga aso't baboy, yun pala yung mga hindi nila kapatid sa pananampalataya, yung mga hindi miyembro ng kanilang iglesia, bakit naman kako pagka kayo ay merong Bible exposition, meron kayong mass indoctrination,
Eh, ang inyong inaanyayahang dumalo, ang inyong mga imbitado na dumalo sa inyong mga Bible exposition, mass indoctrination, eh yung mga hindi naman miyembro ng inyong iglesia, yung hindi ninyo mga kapatid sa pananampalataya, eh yun yung mga asot baboy. Tama po ba? Hello! 57 na po ang nasa Facebook Live. Sa YouTube Live po, sabihan po tayo. Ah, makikita po ninyo eh, sa lungat kontre, yun daw bagay na banal, perlas, yun ika yung mga aral ng Diyos. Ah, hindi dapat ibibigay sa mga nasa labas ng iglesia nila, mga hindi nila miyembro. Eh bakit pagka mayroong Bible exposition, mayroong silang mass indoctrination, eh ang kanilang mga inaanyayahan, eh yung mga asot baboy. Naloko na! Ha? Yan po yung sinasabi natin na hindi consistent. Ha? Kaya daw, hindi dapat na lumalabas yung mga pinag-uusapan nila sa pasalamat, yung mga tinuturo sa kanila. Ha? YouTube 25, Facebook 60. Kasi ika, eh hindi yan para sa mga asot baboy. O ngayon, eh pag naman mayroong mga pagdodoktrina, mayroon pong mga Bible Expo, eh ang kanilang mga hinihikayat na dumalo, yung mga asot baboy. At kahit naman dyan po sa kanilang mga proyekto na yan, na mga libreng sakay, yung kanilang ngayon na ipinagmamalaking free stores, eh hindi ba yan ay ang kanila pong mga iniuukol na mga libre-libre na yan, yung kanilang mga proyekto na yan, ang pinaglalaanan nila yung ano eh, mga hindi miyembro ng kanilang iglesia. Mga asot baboy yun. Tama po ba? Hello? Sana naiintindihan po tayo noong mga nanonood sa atin. Mapag-isipan nyo po sana yung mga punto na yan na akin pong binibigyan po ngayon ng diin. Bakit po ayaw nilang may mga videos na ina-upload sa YouTube, dito po sa Facebook, pinapatanggal nila? Kasi ang dinadahilan nila, yan ay not intended for broadcast. Hindi naman iikayan para mapanood ng publiko. Dahil bawal ni Jesus Christ yung bagay na banal, perlas, yun ika yung mga salita ng Diyos, turo, aral ng Diyos, eh hindi dapat yan maibigay sa mga asot baboy. Ang mga asot baboy, mga hindi nila kapatid sa pananampalataya, hindi miyembro ng kanilang iglesia. Ang gusto ko po mapansin po ninyo, eh bakit naman yung mga Bible Expo na yan, mass indoctrination, eh ang kanilang mga hinihikaya na dumalo, umatend, eh mga asot baboy. Tapos itong kanilang mga libreng sakay na yan, yung kanilang mga proyekto na yan, mga serbisyong bayanihan na yan, eh hindi ba ang pinag-uukulan, pinaglalaanan eh yung ano, mga hindi naman membro ng kanilang iglesia? Mga asot baboy! Tama po ba? Ha? Kaya yan po yung sinasabi natin. Ha? Huwag ho kayong mapipikon sa akin. Yun ho kasing iba, pag pumasok dito sa programa, hindi ho makikinig ng maayos. Ayaw pong intindihin yung aking sinasabi, kagaya nung nakaraan. Tinalakay ko po yung tungkol sa mahabang buhok ng babae na doon sa kanilang doktrina dyan ay bawal magpagupit, bawal magpaputol ng buhok ang babae, yung mga miyembro nilang babae, dahil doon sa paliwanag ng kanilang sugong na mayapa na dahil sa katalagahan, nature,
Unang Korinto 11:14-15. Oh, tingnan nyo po ito ha. Eh, ayaw makinig ng mabuti. Ang gusto lang talaga ay ako ay tutulan, pamalian. O ano po ba yung sa Unang Korinto 11:14-15? Hindi ba ga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? O, dyan po muna tayo sa talata. Sinasabi ng Apostol Pablo sa sulat niya sa mga nasa Korinto na ang katalagahan ang nagtuturo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. O ngayon, pag naman pumunta na po sa 15, ano naman ang sabi? Tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pang takip. O pag nagpapaliwanag na po yung kanilang sugo, yung namayapa nilang sugo, hindi ba ang emphasis dyan sa mga babae? Dyan po sa talatang 15, kaya ikaw mga kapatid na babae, ang sinasabi ika tungkol sa inyong buhok, eh, yung katalagahan ang dapat na masunod na hahayaan mo lang, kapatid na babae, na ang iyong buhok ay humaba ng humaba dahil kusa namang hihinto, kusa namang titigil yan ng paghaba. Tama po ba? Ah, pwede po bang sumagot yung mga narito, lalo kung kayo po'y nanggaling po doon sa grupong aking pinanggalingan din. Di ba ganyan naman po ang turo hanggang ngayon? Ah, nasa video po yan, recorded video doon sa doktrina, na pag pinapaliwanag na po nung kanilang namayapang sugo ang DNA sa mga babae, yung katalagahan ni kayong nature, eh, hayaan lang na humaba ng humaba at kusa namang hihinto. Kasi pag ikaginamitan mo ng gunting, eh, pinanghihimasukan mo na yung katalagahan o nature doon sa buhok ng babae. Kaya dapat ika, kapatid na babae, eh, huwag kang magpapagupit. Hayaan mo lang humaba ng humaba yung buhok mo at yan naman ay pag na-reach na yung kanyang hangganan, titigil na yan. O ngayon, ito naman yung welta ko. Ito naman yung argumento ko. Batay po dyan sa ganyang pangangatwiran, ang sabi ko, edi dapat yung ina-apply mo na nature, katalagahan sa buhok ng babae, dapat i-apply mo rin sa buhok ng lalaki para patas. Tama po ba? 65 ang nasa Facebook Live. Sa YouTube Live po, sabihan tayo. Di po ba para maging parehas, para maging patas, dapat yung sinasabi na paliwanag na katalagahan o nature sa buhok ng babae, dapat i-apply din dito naman sa buhok ng lalaki. Dahil Unang Korinto 11:14. Ah, balikan natin. Unang binanggit ang tungkol sa buhok ng lalaki. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Tinatawagan ko po kayo ng pansin. YouTube 33, Facebook 64. Tinatawagan ko po ng pansin yung lahat ng mga manggagawa dyan, ha, mga ministro, kahit yung mga miyembro, lalo yung mga babaeng miyembro. Bigyan nyo po ng pansin yung 14, unang binanggit ang tungkol sa buhok ng lalaki. At dito unang binanggit yung tungkol sa katalagahan, nature. Kung susundan ko po ang argumento ng inyong sugo, dapat yung paliwanag niya sa buhok ng mga babae na hayaan lang humaba ng humaba, huwag gagamitan ng gunting, kusa namang hihinto yung paghaba ng buhok, eh dapat i-apply din sa mga lalaki.
na dapat yung mga lalaki dyan, huwag nang magpapagupit sa barbero. Tama po ba? Eh ngayon, may mga nalalabo, may mga pumapasok sa programa ko, kahit po doon sa mga replays natin, recorded, doon sila ngayon nangangatwiran. Bakit ika sinasabi ni Willie Santiago na pwede nang hindi magpagupit yung mga lalaki na huwag nang pupunta sa barbero? Sabi ko, hindi nakinig ng mabuti. Ako po ay naglalatag lang ng argumento. Ginamit ko lang yung argumento ng inyong namayapang sugo. Sinasabi ko, kung yan ang paliwanag mo doon sa buhok ng mga babae, katalagahan, nature, hayaan lang humaba na humaba, huwag gagamitan ng gunting. Dapat ka ako, ganun na rin ang maging paliwanag sa buhok ng lalaki. Kasi ang buhok ng lalaki, kung susundan natin yung turo noong namayapang sugo nila, hayaan lang ding humaba at kusa rin namang hihinto sa paghaba. Di ba ginamit ko pa nga si Florante, Freddy Aguilar. Yan po yung mga sikat na mga aawit na mga lalaki. Nung ako po ay bata pa, nakikita ko sila yung nagpauso nung mahahabang buhok. Tama po ba? Hindi naman sila nagpapagupit. O hindi ba si Ka Freddy Aguilar yung si Ka Freddy, siya po ay kilala pa ng marami dahil si Ka Freddy Aguilar, siya po yung gumawa ng jingle song ni Presidente Duterte. Nito pong nakaraang eleksyon, kung natatandaan niyo po yung ginamit na jingle song para sa eleksyon, yung ipaglalaban ko po yung tono. Hindi pa kaya nga si Presidente Duterte nanalo sa nakaraang presidential election dahil dun po sa jingle song na kinanta, inawit ng Ka Freddy Aguilar. Sino ba nakakatanda noong jingle song ni Presidente Duterte? Ang tono po yung ipaglalaban ko . Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig, giliw ko. Di ba, niletrahan niya ni Ka Freddy patungkol naman kay Digong Duterte. Kaya nga nagkaroon ng recall sa mga butante yung awit na yun dahil naging popular yung kanta na yun ni Ka Freddy Aguilar, yung ipaglalaban ko. O yung Florante naman, alam ko po nasa abroad na yun . Yun naman po yung kumanta noong tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Yun pong mga awit na yan, bata pa ako, nakita ko sila po ay mahahaba ang buhok, hindi nagpapagupit. Huminto rin po yung haba ng buhok nila. Yun po yung sinasabi ko. Bakit yung inyong namayapang sugo, nung magturo tungkol sa doktrina ng mahabang buhok, sa babae lamang siya nag-focus? Doon po sa salitang katalagahan o nature, na ang paliwanag niya
Eh hindi dapat gagamitan ng gunting dahil pag ginamitan mo na ng gunting ang buhok ng babae, pinanghihimasukan mo na yung nature o katalagahan ng buhok ng babae. Eh bakit naman sa lalaki, pinabayaan na lang po niya yung parte ng mga lalaki at obligado nga yung mga membrong lalaki ay magpapagupit at para walang kawala, nagpatayo pa nga ng bariversya doon mismo sa loob ng pasalamatan. Noong ako ay nandoon pe, haba ng pila. Pagka break time ng pasalamat, ang haba ng pila doon sa barbershop. Yan po yung sinasabi natin na yung mga fanatics, makinig kayong mabuti at kayo mismo po ay pag-aralan po ninyo. Ginagamit ko lang yung argumento ng inyong namayapang sugo. Ayan, 38 na sa YouTube at 69 sa Facebook. Yun po yung ating sinasabi na hanggang ngayon naman yung videos ng inyong namayapang sugo ang ginagamit pa rin, ha? Sa broadcast, sa radyo, telebisyon, tapos sa doktrina. Kaya yan po yung aking gustong ipapansin. May problema po yung turo na yan? May problema po yung doktrina na yan. Masyadong pinahihirapan yung mga babae dyan. Pagbabawalan pong magpaputol ng buhok, pagbabawalang mag-makeup, mag-lipstick, magsuot ng mga alahas. Pag naman na dadalhin na sa langit, gagawin namang mga lalaki. Yan ikang si Sister Luz. O dito ika sa lupa, siya ika Luz. O pagdating niya ika sa langit, Luz yun na siya. Natatawa po ako pagka naalala ko yung turo na yun . Pinahirapang masyado yung mga babae sa lupa, hinigpitang masyado. Tapos hindi raw makakarating sa langit ang babae. Kaya yung babae gagawing lalaki. Sabi ko, problema ka ako yun . Ang ina ng Panginoong Jesus, nung siya po'y magkatawang tao, ang pangalan ni Maria. Tama po ba? Kung Maria sa lupa, pagdating sa langit, Mario na. Naloko na. Huwag kayong mapipigon sa akin. Kung ano po yung argumento ng inyong sugo, nung namayapan yung sugo, yun din po yung ginagamit ko. Ibinabalik ko lang. Hindi ako gumagamit dito noong yung mag-iimbento ko. Ilalagay ko yung salita sa bibig ng inyong namayapang sugo. Hindi ganon. Yun po yung bigyan nyo po ng pansin. Si Maria, ina ng Panginoong Jesus, siya ang nagbuntis, siya ang nanganak sa Panginoong Jesus. Sa lupa, Maria. Pagdating sa langit, yung Maria magiging Mario. Yung Luz, Luz dito sa lupa. Pagdating sa langit, Luz yun na. Hindi ba naman ano yan? Pang mental hospital talagang turo yan. Mag-isip-isip yung mga babaeng miyembro. May punto naman si Brother Willie, ba't nga ba masyadong mahigpit ang doktrina sa mga babae? Bawal magpagupit, magpaputol ng buhok. Wala raw mababasa sa Biblia na yung mga lingkod ng Diyos na mga babae nagpapagupit, ginagalaw yung buhok sa ulo nila. Sabi ko, kung mabasa ko sa Biblia, lingkod ng Diyos, babae,
Nagpapaahit pa nga ng buhok sa ulo eh. Ha? Lingkod ng Diyos na babae. O, kumabasa ko. Ha? Diyan sila kabado sa akin eh. Kumabasa ko! Akala nila yung kanilang namayapang sugo lang ang kayang mag-showdown. Kumabasa ko sa Biblia! Ha? Mga babaeng lingkod ng Diyos, yung buhok sa ulo nila, inaahit pa nila. Para kayo ay hanggang ngayon eh, dyan sa inyong namayapang sugo, ha? Kayo ay patuloy na nang hahawak sa kanyang mga turo na nakamatayan niya, eh mali naman. Ha? Pagka po may nagkaroon ng lakas ng loob dyan sa, bawa yung inyong bagong leader, eh magkakaroon ng guts na magpatunayan kami. Ha? Patunayan niya, ha? Kung naniniwala pa rin siya sa turo ng kanyang namayapang tiyuhin na yung mga babaeng lingkod ng Diyos ay hindi pinapakialaman, hindi ginagalaw yung buhok sa kanilang ulo. Eh ako, babasahin ko sa Biblia. Ah, mga lingkod ng Diyos, babae, ah, pagka kailangang ahitin yung buhok sa ulo nila dahil meron silang ginagawang panata, ah, dahil yun di panata nila, eh inaahit pa nila yung buhok sa kanilang ulo. O yun ano, reserba yan, reserba. Ah, pagka po kailangan ng magpatunayan. O ngayon, eh ako po ay nasabihan din ng ating mga kaibigan na Brother Willie, nakatapos na po ang aming tatlong araw na pasalamat. Baka po pwede naman na madinig naman namin sa inyo, na mabigyan niyo po ng pagtalaki naman yung pinagtiisan namin na tatlong araw na pasalamat na may itinuro sa kanila yung kanilang bagong leader tungkol daw po doon sa buong kagayakan ng Diyos, whole armor of God. Eh, ang pagtuturo sa kanila para daw po i-simplify na lang yung buong kagayakan ng Diyos, kasi eh pinlay uli yung video noong namayapa nilang sugo. Binasa po yung Efeso 6:13 hanggang 17. O, di ba, basahin ko rin po, ha, para sa ating mga magkakasama ngayong gabi. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi nang masama, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayan po, yung buong kagayakan ng Diyos na binanggit sa sulat ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. O ngayon, eh, ito pong binabanggit na ito ng Apostol Pablo na buong kagayakan ng Diyos para magkaroon ng idea ang mga Kristiyano sa Efeso. Ang ginamit po dyan ni Apostol Pablo na ilustrasyon, eh yung nakikita po niyang kawal o sundalo ng Roman Empire. Eh, yung kanilang bagong leader
sinusubukang talakayin ito pong buong kagayakan ng Diyos, kung ano-ano po ang ginagabit na halimbawa. Samantalang ang Apostol Pablo, ang nasa isip po niya, noong itinuturo niya itong buong kagayakan ng Diyos, o tingnan niyo po itong visual aid na gagamitin po natin para sa ating mga nanonood sa ating programa. O yan po yung isang sundalo, kawal ng Roman Empire. Ha? Kita niyo po. Ha? Tingnan niyo po. Ha? Yung nasa ulo niya, Helmet of Salvation. Tama po. Tapos, yung hawak-hawak niya, Shield of Faith. Tapos, yung nasa dibdib niya, Breastplate of Righteousness. O tapos, makikita naman po yung Belt of Truth. O tapos, makikita po sa kanyang mga paa yung sandalias. Ha? Yun po yung Gospel of Peace. Tapos, yung hawak-hawak pa niyang isa, Sword of the Spirit. Yun nga po yung salita ng Diyos. Ito pong kanilang bagong leader, may video po kasing na-share din sa akin. Kung ano-ano pong mga pinagsasabi na ang layo ang binanggit niya yung ano yung tungkol po doon sa ano, yung sports na yung nagbabarilan na paint gun ba tawag doon? Yung gano'n na may binabanggit pa siya ng airsoft na tama ang kaika sa kamay ay masakit, no? Sabi ko, talaga ka akong malayo ka ako ang ano nito. Kaya ewan ko kung natuto yung mga ano, yung mga dumalo ron sa kanilang pagpapasalamat. Si Apostol Pablo, dahil nung mga panahon na yun under sila ng Roman Empire, nakikita ng Apostol Pablo yung mga sundalo, yung mga kawal ng Roman Empire. Kaya nung ituro niya itong whole armor of God, buong kagayakan ng Diyos, ang ginamit po niya para yan ay maging maliwanag sa mga taga-Epeso, yung kasuotang pandigma na suot-suot ng isang kawal o sundalo ng Roman Empire. Amen! Pwede po bang mag-amen? 83 na yung nasa Facebook live po natin. YouTube live po, sabihan po tayo. O ngayon, kay Emmanuel Su, mula po sa Seoul, Korea. Ayan, magandang gabi. O ngayon, 44 na po ang nasa YouTube live at 81 naman sa Facebook live. Praise the Lord. Hallelujah. Marami po tayo ngayon. Ngayon, ito ang punto ko. Dahil mahaba yung mga talatang binasa natin, sabi ho nung kanilang bagong leader, Sister Luz, ganito na lang, sisimplihan na lang natin para madaling matandaan. Yan ikang buong kagayakan ng Diyos na yan. Ito yung ano, yung sinasabi sa Colossians 3:14. Ano po yung Colossians 3:14? Ito na raw po yung buong kagayakan ng Diyos. Ito raw po yung nasa Colossians 3:14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kaya mga kapatid, ang buong kagayakan ng Diyos. Para huwag na tayong makalimot. Ito na lang ang tatandaan natin. Magbihis tayo ng pag-ibig. Pag-ibig yung buong kagayakan ng Diyos. Nung marinig ko yan, sabi ko, ano yan? Ano yan? Hindi po ba? Kaya nga,
Tinuturuan yung mga Kristiyano sa Efeso na magbihis ng buong kagayakan ng Diyos kasi nga may binabanggit ang Apostol Pablo na may mga kalaban, may mga kaaway ang mga Kristiyano. At yung mga kaaway na yon, ito po yung nasa 6:12. Ha? Nagpapabati daw po yung mga taga-Sunrise Place Subdivision ng Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. Ayan, sige po, magandang gabi po ha dyan sa mga taga-Sunrise Place Subdivision, Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. O ngayon, kaya nga po mayroong ganung pagtuturo ang Apostol Pablo dahil may mga kalaban nga, may mga kaaway. Sa 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Nakikinig po ba kayo? Ha, AT ang nasa Facebook Live. Nakikinig po ba? May mga kalaban, may mga kaaway ang mga Kristiyano. Ha, tayo po ay nasa isang digmaan, isang labanang espiritual, spiritual warfare. Eh kung kayo'y magpapauto, magpapatsubibo kayo sa inyong bagong leader, yang buong kagayakan ng Diyos, pag-ibig ba ang gagamitin mo? Dito po sa binabanggit sa Epeso 6:12. O, kung babasahin ko po sa magandang balita Biblia yung 6:12, tingnan nyo po kung sino po yung mga kaaway dyan ng mga Kristiyano. Ha? Meron tayong mga kaaway. Tayo pong mga Kristiyano, mga kawal ni Jesus Christ. Tayo po ay nasa isang labanan o digmaan o giyera. O sino po ang ating mga kaaway? Sino po yung ating mga kadigma, kagiyera? Eto, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Hello! Pansinin po ninyo yung Epeso 6:12. Maliwanag naman sa salin ng magandang balita Biblia. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Sino ang ating kalaban? Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Huwag nating aalisin yung talata. Niliwanag ng Apostol Pablo ang ating kalaban, tayong mga Kristiyano, hindi naman mga tao. Ang kalaban natin si Satanas, yung kanyang mga kampon, masasamang espirito. Amen! Amen po ba? Please say amen. Ha? Kung naintindihan niyo po yung binasa natin, 80 ang nasa Facebook Live, YouTube Live po, sabihan tayo. O ngayon, ang gusto ko pong bigyan ng pansin ng mga kasama natin sa ating pakikipaglaban, kaya nga ang tawag ay spiritual warfare, kasi ang kalaban natin, mga espirito. Si Satanas, ang Diablo, espirito. Mga demonyo, mga espirito yan. Fallen angels, mga espirito yan. Hindi ang kalaban natin ay mga tao. Uy, ando ang turo ng inyong bagong leader. Ah, kaya tayo mga kapatid, lalabas tayo. Lalabas ika tayo. At ang ating pakikipaglaban, ito yung pag-ibig, ang ating buong kagayakan na dapat suot-suot. Kaya tayo, tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng mabuti, pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya yung the legacy continues. Yun ang kanilang pinopromote. Yung legacy. Sabi ko, ano bang legacy yan? Ha?
Kasi nung araw may legacy rin siyang pinromote yung networking naman. Ah, natatandaan niyo ba yung networking na pinapasok nila nung araw diyan sa kanilang iglesia na magbabayad ka po ng nasa 10,000? Ah, networking po yung legacy eh. Natandaan ko po yun eh. Bibigyan ka po ng parang sapatos na ano lang naman. Hindi naman talaga matibay. Magre-recruit ka ng downlines. O, nagkapera ng malaki yung inyong bagong leader dyan sa legacy ano na yan. Networking na yan. Eh ngayon, may legacy naman siyang pinopromote. Yung legacy daw nung namayapa niyang tiyuhin. At alam ko po ay April 7 ng ano nun eh, ilulunsad. Ah, yung kanilang gagawing mga libreng mga proyekto, yung pagtulong sa kapwa, pag-ibig, kahit daw sa kaaway. O yan po mga magulang at mga kaibigan. Ang punto ko ganito, ang tinuturo ng inyong bagong leader, ang buong kagayakan ng Diyos, pag-ibig. Samantalang, kaya tinuturuan ng Apostol Pablo na magbihis ng buong kagayakan ng Diyos sa mga Kristiyano kasi may kaaway. Sino kaaway? Hindi mga tao. Ang kaaway, si Satanas, ang masasamang espiritu. Tama po ba? Ang turo sa inyo ng inyong bagong leader, pag-ibig ang buong kagayakan. Paano yan? Iibigin ninyo si Satanas? Ganun ba? Iibigin nyo ba yung masasamang espiritu, yung mga demonyo? Ha? At yun ang gawang mabuti ang inyong ipanlalaban kay Satanas. Sa mga demonyo, sa masasamang espiritu. Hello? Naintindihan nyo po ba, mga magulang at mga kaibigan? Sinusundan ko po yung itinuro sa inyo nung pasalamat, tatlong araw na pasalamat. Ang sabi ng inyong bagong leader, i-simplify na lang ang buong kagayakan ng Diyos, pag-ibig. At lalabas daw sila, sabi niya, Sister Luz, kailangan na pag lumabas ka, dapat ay hindi ka walang kulang sa iyo. Kasi baka tamaan ka dyan eh. O ngayon, ang aking dyan na naisip, lalabas sila. Sino ba ang kanilang mga haharapin? Hindi ba mga tao? At gagawan nga daw nila ng mabuti, iibigin. Samantalang sabi ng Apostol Pablo, hindi naman mga tao ang kalaban, kundi yung mga masasamang espiritu sa pangungunan ni Satanas. Di may problema yung tinuro sa inyo ng inyong bagong leader. Tama po ba? Hello, naintindihan nyo po ba? Kung ang buong kagayakan ng Diyos ay pag-ibig, tapos yung pag-ibig na yan, gagamitin mo naman kay Satanas. Sa kanyang mga kampong. Hindi ba dapat labanan nga si Satanas? Di ba dapat labanan, salangsangin nga si Satanas. Di ba sinasabi po yun sa Santiago 4:7? Pasakop nga kayo sa Diyos, tatapot magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Tama po ba? Tama po ba? Ha? Yun pong binibigyan ko po ng punto. Sa Biblia po, ang mga Kristiyano, ang turo, salangsangin ang Diablo, labanan. Ang turo ng inyong bagong leader, yung buong kagayakan ng Diyos, pag-ibig. Saan niyo i-apply yung pag-ibig? Sinasabi, ang kalaban hindi naman tao. Ang kalaban, mga espiritu. Kaya palpak, sablay yung tinuro sa inyo sa pasalamat. Sana
Yung mga kasama natin, mabigyan niyo po yan ng pansin. Ngayon, time check. Alas 10 na po. Bigyan ko po muna ng pagkakataon itong ating maikling video. Pagkatapos po, magpapatuloy po ang ating talakayan dito po sa ating programa. Magandang hapon po mga kapatid ko kay Kristo. Pakilala po muna ako. Ako nga po pala si Ginang Loreta S. Logo, Tubong Baliwag, isang public school teacher. Ako po ay dinapuan ng sakit nitong pagpasok ng taon, January to March 2021. Sobrang takot po na baka ako ay mabulag. Lumabo po ang aking paningin at pinahirapan din sa sakit na enlargement of the heart. Tumaas po ang aking BP 180 over 120, high cholesterol, border ang sugar, mataas ang uric acid. Humingi po ako ng panalangin kay Bro Willie Santiago nitong March 25, 2021. At mula po noon ay nakaramdam po ako ng kaginhawahan. At nitong March 27, 2021, I healed na po ako by the power of the Holy Spirit. Maraming salamat po sa bumubuo ng Healing Ministry at kay Bro Willie Santiago. Ako po ay nakatanggap ng kagalingan ng aking katawan. Ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa ating dakilang lumikha. Patawarin din po niyo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aking lubos na pasasalamat sa inyo. Pinupuri ko ang iyong dakilang pangalan. Maraming marami pong salamat. Nagbabalik po ang ating ang Mabuting Daan Bible Program ngayong Martes ng gabi, April 6, 2021. Ang video po na inyong napanood ay video po ng aking high school classmate, si Loreta Loto, Logo. Loreta Logo. Siya po ay humingi po ng prayer dahil nga po meron siyang karamdaman. Sa awa po ng Panginoong Diyos, nung ipag-pray po natin, siya po ay bumuti, guminhaw at gumaling. Purihin ng Panginoon. Diyan po sa ipinagkaloob na kagalingan kay Loreta Logo, siya po ay isang public school teacher at naging classmate ko po noong high school. At siya nga po ay nagpapatotoo para ibalita po ang kabutihan ng Panginoong Diyos na ginawa sa buhay niya. O ngayon, tuloy po tayo sa ating programa. I hope ito pong mga narito sa Facebook Live, 71 YouTube Live, sabihan po tayo ha kung ilan naman po yung nandyan sa YouTube Live. I hope nakukuha niyo po yung punto. Yung inyong bagong leader, tinuturuan kayo ng mali. Ang itinuro sa inyo, hindi tama. Bakit? Spiritual warfare. Digmaang gera. Ang kalaban natin, ang Diablo, si Satanas. Yung kanyang mga kampon na masasamang espiritu. Tapos, ang ituturo'y pag-ibig. At ang paliwanag niya, yung pag-ibig na yan, gawan ng mabuti. Yung kapwa-tao, kahit kaaway, ibigin. Hindi po ganun yun.
Kasi sa spiritual warfare, sa spiritual na digmaan, eh hindi naman mga tao ang iyong kadigma dyan. Tama po ba? Balikan natin yung Epeso 6:12 ng magandang balita Biblia. Ha? Eh maliwanag naman ang sinabi rito eh. Ang ating nilalabanan, ayan, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. YouTube 45, Facebook 69. Hindi naman tao ang ating lalabanan. Eh hinihikayat kayo ng inyong bagong leader ang pakikipaglaban, ha? Eh ang kasuotang pandigma, pag-ibig. Iibigin ng kaaway, gagawan ng mabuti ang kaaway. Eh sino ba yung kaaway na tinutukoy dito? Ang kaaway hindi naman mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Si Satanas ang Diablo, ha? Eh ano po yun? Organisado po yung kanyang organisasyon. Yung kaharian ni Satanas, organisado yan. May mga ranggo-ranggo din sa mga kampon ni Satanas. Eh tapos, eto ngayon ang inyong bagong leader. Ha? Basta may maituro lang. Pinlay po yung video ng kanyang namayapang tsuhin. Wala naman hong malinaw na pagpapaliwanag doon sa pakikipaglaban. Ah, eto, nagdugtong ngayon itong bagong leader ninyo na pag-ibig, Sister Luz, pag-ibig, para i-simplify natin. Huwag na nating makalimutan, pag-ibig. Sabi ko, pag-ibig. Tapos, ang tinutukoy na kalaban ng mga Kristiyano si Satanas, ang Diablo, yung mga kampunyang mga demonyo, masasamang espirito. O, paano na yan? Tama po ba? Ngayon, kung naman ang kanyang ginagawang pagpapaliwanag, yung pag-ibig, yun ang buong kagayaan ng Diyos, ang lalabanan mo, gagamitin mo yung pag-ibig, kapwa-tao, hindi nga mga tao. Ang kalaban. Hello? Naintindihan niyo po ba? Sana naman naintindihan ng mga nanonood. Kahit noong mga dumalunong pasalamat. May problema eh. Yung inyong bagong leader, kung ano yung nasa isip niya, yun ang kanyang ibinibigay na pakahulugan, paliwanag sa binabasa. Exegesis pa rin ang pamamaraan na ginagamit ng inyong bagong leader. Kagaya rin nung sa namayapa niyong leader. Exegesis, hindi exegesis. O papaano ngayon yung kanyang kampanya? O Sister Los, mga kapatid, April 7, lalabas tayo. Kailangan na kumpleto ang buong kagayakan ng Diyos. Wala tayo dapat makakalimutang isuot kahit isa. Ngayon, para ikayan maging madali na lang, pag-ibig. Ibihis ang pag-ibig. Pag umiibig tayo, iibigin natin. Pati kaaway, gagawa natin ng mabuti. Dito pa rin sa kanyang kampanya na yung mga proyekto na yan ay suportahan, libreng sakay, libreng gamutan, yung mga serbisyong bayanihan na yan na kailangan suportahan ng mga miyembro, yung mga free stores na yan. Sabi ko, eto na naman. At nagpaparinig pa doon sa isang video, yung mayayaman, mayayaman. Ito na ka, dumidiskarte na. Ang mayayaman sa sanglibutang ito, pagbilinan mo.
na huwag magmataas ng pag-iisip, ha, na sila ay maging mayayaman sa mabubuting gawa. Eto na naman kako. Sabi ko, bago nyo yung mga miyembro ang hingan ninyo para dyan sa mga proyekto na yan. Lalo ngayon eh, may pandemya. Abi, yung mga miyembro muna ang gawan nyo ng mabuti. Unahin nyo munang tulungan bago kayo tumulong sa hindi nyo mga miyembro. Tama po ba? Ha? Maganda nga eh, pabakunahan nyo na yung inyong mga miyembro. Kayo na magpabakuna, wag nang iasa pa sa gobyerno. Tama po ba? Tama po ba? Eh, ito eh, ang gusto kasing mangyari nitong inyong bagong leader, eh, wag nyo nang hanapin pa, wag nyo nang pag-usapan pa, uriratin pa yung $80 million, 4 billion pesos na nakamatayan noong inyong namayapang sugo. Di ba ang sinasabi ko naman eh, yan muna ang gamitin, yan muna ang ipang suporta dyan sa mga proyekto na yan at kung pwede nga pagparti-partihin na yan at ipamahagi sa mga miyembro. Tama po ba? Ha? Hindi po ako interesadong makaparti. Ang sinasabi ko, matulungan yung mga miyembro kasi galing naman sa mga miyembro yan eh. Tama po ba? Napaniwala kayo ng inyong namayapang sugo na huwag magtitipon ng kayamanan sa lupa. Bawal magtipon, bawal magpayaman ang mangangaral. O eh, kaya kayo naman eh napaniwala na ibigay na lang sa gawain ng inyong mga kayamanan. Eh ano ba ginawa ng inyong namayapang sugo? Ha? Wala namang ipinatay yung mga kapilya. Bahay sambahan. Ha? Nangungupahan lang, renta lang ng coordinating centers. Renta ng lokal ang nagbabayad naman ni mga miyembro. Ha? Mangungulekta ng abulo yan. Yung abulo yan, eh, sa mga leader. Pero yung bayarin na coordinating centers, lokal, bayad sa kuryente, bayad sa telepono, internet, bayad sa tubig, mga miyembro ang sumasagot ng lahat ng yan. Tama po ba? Ngayong nagpandemya, sarado mga coordinating centers dahil hindi naman po magamit. Wala namang physical na pagkakatipon na ginagawa. O nakita nyo ba kung paano yumaman ng inyong mga leader? Dahil lahat ng abulo yan, diretso sa kanila. Lagi namang sinasabi ng mga leader na kulang na kulang ang abulo yan pumapasok. Ha? Para ikaya na madugtungan, ito ikang mga negosyo, yung mga negosyong pinundar ng mga leader para daw yung kakulangan ng abulo yan, mapunuan. At pagka kinakapos pa rin, nangungutang, nang patubuan yung namayapan nilang leader. Ang nagbabayad naman, mga miyembro. Hello! Yan po yung katotohanan ng masakit. Pag sinasabi ko, nagagalit sa akin yung mga baguhan. Ang sinasabi ko po, 19 na taon na karanasan at kaalaman. Tagal ko kaya dyan. Kaya alam ko yung pasikot-sikot dyan eh. Alam ko naman yung simula, yung umpisa ng inyong mga leader. Hindi naman talaga mayayaman yung mga yan. Hindi naman talaga mayayaman. Alam ko naman yung umpisa nila eh. Ano ngayon ang kanilang mga katayuan sa buhay? Hindi ba mga mayayaman? Ha? Bilyonaryo? Namatay na bilyonaryo ang inyong namayapang sugo. 4 billion pesos. Ang estimate na kanyang ari-arian. Samantalang nung araw, natatandaan ko, pagka kumakanta yan sa pasalamat, with matching tears, umiiyak pa, ako'y papanaw nang walang
ang yaman. Lilisanin ko ang sanglibutan. Nako po! Yan yung inaawit-awit, umiiyak-iyak pa yung kanilang namayapang subo pag inaawit yan. Tapos uulit-uliting isigaw, mamamatay akong mahira! Mamamatay akong mahira! Ha? Eh yan po'y 19 na taon kong nadidinig ulit-ulit. Kaya, kabisado ko po eh. Hanggang ngayon ay, natatandaan ko, eh, itong mga baguhang mga miyembro, mga fanatics, nagagalit sa akin. Ako raw ay mapag-imbento. Eh, anong mapag-imbento eh? From 1990 hanggang 2009, nadidinig-dinig ko yung inaawit-awit. Ako'y papanaw nang walang yaman, lilisanin ko ang sanglibutan. Yun po yung mga letra na tumatak sa isip ko eh. Ah, YouTube 52, Facebook 73, praise the Lord. O tapos sigaw na sigaw, mamamatay akong mahira. Hinding-hindi ako sasakay sa Mercedes-Benz. Ah, yan ang sigaw ng inyong namayapang sugo nung nabubuhay pa. Tapos nung mamatay, ha, ano ang estimate na kanyang kayamanan? $80 million. 4 billion pesos. O inyong yung inyo bang bagong leader na humalili? O yan ho ba ano katayuan sa buhay? Hindi ba yan ay bilyonaryo na rin yan? Ha? dahil lang namayapa niyang tiyuhid eh, binata. Ha? Sa batas na umiiral dito sa Pilipinas, pagka ang pumanaw ay binata, dalaga, ang kanyang mga tagapagmana, yung unang-una, yung kanyang mga kapatid na mga buhay pa. Pagkatapos noong mga kapatid na nabubuhay pa, ang susunod po yung mga pamangkin. O kaya talagang makikita natin na may mga kayamanan talaga. Ah, kayamanan ng inipon. Kaya lang, hindi para sa iglesia eh. Ah, ang iglesia nila, hanggang ngayon eh, wala pong sariling mga naipatayong bahay, sambahan, mga kapilya. Ah, kahit nga yung nasa may Apalit, Pampanga, yung kanilang pasalamatan doon. Eh, hindi naman sa iglesia yun eh. Hindi naman nakapangalan sa iglesia. Kaya nga, nagbabayad ng buwis dyan po sa munisipyo ng Apalit. Kaya sila obligadong magbayad ng buwis. Yan nga yung reklamo ng inyong namayapang sugo. Bakit daw ang ibang mga iglesia ay tax-free? Ha? Tax-exempted. Pero yung kanilang iglesia ay obligadong magbayad ng buwis. Abay, nung matuklasan ko eh, kaya pala nagbabayad ng buwis, yung mga properties nakapangalan doon sa kanilang namayapang sugo. Personal property pala noong kanilang namayapang sugo. Hindi kasi nakapangalan sa iglesia. O, yan po yung masakit na katotohanan na pag sinasabi ko, nasasaktan ng loob, nagagalit sa akin yung mga fanatics. O, ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Maliwanag po na yung inyong mga napakinggan sa inyong bagong leader, tatlong araw na pasalamat, nagsayang kayo ng oras. Sinayang ninyo ang inyong oras sa isang turo na mali. Buong kagaya ka ng Diyos, para daw isimplify pag-ibig. Tapos lalabas sila April 7, para dyan sa kanilang mga gagawing pag-ibig sa
pag-ibig sa kapwa-tao. Eh, labanan nga, digmaan. Gagamitin mo pag-ibig. Eh, ang sinasabi sa Efeso 6.12, eh, hindi ang kalaban ng mga tao. Nagkakaintindihan po ba? O paano yung naisip ng inyong bagong leader na lalabas kayong lahat sa April 7 at kayo ay nakabihis ng pag-ibig dahil yan ang buong kagayakan ng Diyos? Eh, ang kalaban hindi tao. Ang kalaban, masasamang espiritu sa pangunguna ni Satanas. Ngayon, kung susundan ko naman yung turo ng inyong bagong leader, pag-ibig, eh, hindi nyo gagamitin. Ha? Hindi naman kasi ang kalaban ni tao eh. Eh, ang kalaban ni si Satanas, eh di, ang iibigin nyo pala eh, si Satanas. Yung mga kampo ni Satanas, ganun ba yun? Hello! Hindi pa po nagbibigay si Brother Willie ng aking argumento. Argumento ng inyong bagong leader ang ginagamit ko. Ipinapakita ko lang, malaki ang problema doon sa naging kanyang pagtuturo. Hintayin niyo po yung aking argumento. Ha? Pinakikita ko lang, pag-ibig, buong kagaya ka ng Diyos, sabi ng inyong bagong leader. Eh, ang kalaban, hindi mga tao. Eh, di ang labas, ang iibigin ninyo, eh, si Satanas. Mga kampo ni Satanas. Samantalang sa Biblia, ang mga Kristiyano, sasalangsangin, lalabanan ng Diablo, lalabanan si Satanas. Nagkakaintindihan po ba? YouTube 57. Sana may sumagot sa YouTube. Alaman ko lang kung okay sa yung mga nasa YouTube na uunawaan, naiintindihan yung punto. At dito rin sa Facebook Live, 75. Ha? Baliktaran na. 57 sa YouTube, 75 naman sa Facebook. Ha? Nagkakaintindihan po ba? May problema po doon sa buong kagayakan ng Diyos, sinimplify bilang pag-ibig. Kaya mga kapatid, Sister Luz, lalabas tayo ha sa April 7. Dapat ay suot natin ang buong kagayakan ng Diyos. Dapat ay wala kang makakalimutang hindi isusuot o para ika maging simple na lang. Pag-ibig, pag-ibig ikayan. Eh, papaano mo naman gagamitin yung pag-ibig? Eh, hindi naman pala sa tao. Ia-apply yung buong kagayakan ng Diyos. Ah, yung spiritual warfare, spiritual na digmaan, yan po ay sa pagitan ng mga Kristiyano at ni Satanas at mga kampo ni Satanas. Amen. Amen po ba? Ha? Okay daw yung mga nasa YouTube. Ha? Nag-e-amen sila. Praise the Lord. Oh. Eh, labanan yan eh. Tapos eh, ang ituturo ng inyong bagong leader eh, sasaba kayo sa labanan. Ang buong kagayakan ng Diyos eh, dapat maisuot eh, pag-ibig yun. Ha? Eh, hindi naman pala ang kalaban eh, mga tao. O kaya pa paano na po yan? Iibigin nyo si Satanas at mga kampo ni Satanas. Naloko nga. O ngayon, ito naman po ang aking stand. Ito naman ang argumento ko. Sisimplihan ko rin para wag na tayong masyado pang mag-worry na baka may makalimutan kang isang kagayakan, eh hindi ka makumpleto, ha? O para naman po ma-simplify natin yung binasa nating buong kagayakan ng Diyos, Efeso 6:13-17. O eto po yan, para simple. Roma 13:14. O para po tayo ay
maging simple na lang sa ating lahat ang buong kagayakan ng Diyos. O ito po yan. Kundi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ano po ang sabi po dito? Ha? Tayong mga Kristiyano, dapat po isakbat natin ng Panginoong Hesukristo. Ano ba sa English yan? Romans 13:14. Si Jesus Christ dapat isakbat natin. Ano po yung nasa 13:14 ng Romans? But put ye on the Lord Jesus Christ. Ha? Si Jesus Christ po isasakbat natin. Sa ibang termino, isasakbat, siya po ay isosuot. Ibibihis natin si Jesus Christ. Galatia 3:27. Tingnan po ninyo. Ha? Ito na bang nasa Galatia 3:27? Ang buong kagayakan ng Diyos, to make it simple, si Jesus Christ yun. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga magulang at mga kaibigan? Yung buong kagayakan ng Diyos, si Jesus Christ iyon. Ibihis natin si Jesus Christ, isuot natin si Jesus Christ, ha? Tayong mga sumasampalataya, isuot natin si Jesus Christ, ibihis natin si Jesus Christ, sapagkat si Jesus Christ ang buong kagayakan ng Diyos. Si Jesus Christ ang whole armor of God. Amen. Amen po ba? Ah, pwede ho bang mag-amen yung mga nasa YouTube, nasa Facebook? Ayan, sinisimplify ko lang. Ha? Para alam natin, araw-araw ng ating mga buhay, tayo po, laging suot natin ng buong kagayakan ng Diyos. O papaano mo matitiyak na nakasuot sa iyo yung buong kagayakan ng Diyos? Ha? Mula ulo hanggang paa, nakasuot sa iyo yun. Ha? Nasa iyo po yung helmet, nasa iyo po yung sandalyas, nasa iyo po yung kalasag, ha? Nasa iyo po yung breastplate, nasa iyo po yung belt, ha? Nasa iyo po yung tabak. Si Jesus Christ po lahat ng yun. Maliwanag po ba? Ha? Walang conflict, hindi kagaya dun sa tinuro sa inyo sa pasalamat, pag-ibig. Nung atin na pong sinuri, pag-ibig pala yung buong kagayakan. Labanan. Iibigin si Satanas. Yung mga kampo ni Satanas. Ha? Kasi ang drive niya, lalabas sila April 7. Mga tao yung kanilang iibigin kahit kaaway. Hindi nga mga tao ang kaaway. Sa spiritual warfare, hindi ang ating mga kadigma, kagyera, mga tao. Nagkakaintindihan po. Epeso 6:12. Niliwanag sa magandang balita Biblia, balikan natin. Tingnan nyo, paano nga yung inyong bagong leader susubukang makipagtalakayan? Ha? Susubukan po akong makipagdebate sa akin. O, kahit running debate, magsagutan kami rito. Tingnan niyo po ang sabi sa magandang balita Biblia sa 12 ng Epeso. Paano kayo makaka-ano rito?
Ha? Nabalaho kayo dito eh. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Eh, ang inyong bagong leader, ina-apply yung spiritual warfare. Ha? Magsusuot ng buong kagayakan ng Diyos, isusuot eh, pag-ibig. Pagka ika, nasa iyo yung pag-ibig, suot mo yung buong kagayakan ng Diyos. O iibigin mo ika, kapwa-tao mo, kahit kaaway mo, gagawan mo ng mabuti. Ah, kaya yung kanilang mga libreng sakay na yan, ah, yung kanilang free stores, ah, libreng gamutan, yun ang kanyang kampanya, suportahan ng mga mayayaman. Nagparinig na po sa mayayaman. Suportahan ng mga miyembro. Eh, hindi nga po pwede eh, dahil sa spiritual warfare, sa spiritual na digmaan, hindi naman makikipaglaban sa tao. Ang kalaban dyan, si Satanas. Ang mga kampon ni Satanas na masasamang espiritu. Amen! Kahit nga po yung mga tao na nagpakasangkapan kay Satanas, halimbawa yung mga mangkukulam, mga manghuhula, hindi naman sila yung kalaban natin eh. Ang kalaban natin, yung masamang espiritu sa likod ng mangkukulam, yung masamang espiritu sa likod ng manghuhula, masamang espiritu sa likod ng mambabarang. Tama po ba? Tama po ba? Ha? Dapat po ay ano, maintindihan natin yan. O yung mga dumalo dun sa tatlong araw na pasalamat, uulit pa ba kayo? Kayo ba ay hanggang ngayon ay nung araw, ang sabi nyo, hanggat buhay pa yung inyong sugo, eh hindi muna kayo aalis dahil bilang respeto sa inyong sugo, eh namayapa na. Nandiyan pa rin kayo. Eh sige kayo, baka kayo ay abutan ng inyong kamatayan na kayo ay nasa mali pa rin. Ang inyong taga-akay na pumalit eh, bulag na taga-akay, eh kayo ay bulag din. Ay, mahuhulog kayo pareho sa hukay. Mateo 15:14. Ha? Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang sa inyo ang mangyayari sa inyo pagka kayo ay hindi pa kumalas dyan, tatlong araw. Ha? Wala palang kwenta yung tatlong araw yung pagdalo dahil tinuruan kayo ng mali. 62 sa YouTube, 72 sa Facebook. Praise the Lord. O ngayon, eh kahit naman sundan ko po itong tinuro sa inyo ng inyong bagong leader. Ah, buong kagaya ka ng Diyos ay pag-ibig. O sige, sundan ko na rin. Eh alam po ba ninyo mga magulang at mga kaibigan, ganito yan. Pagka si Jesus Christ, binihis mo, isinuot mo na siya talaga yung buong kagaya ka ng Diyos, ano ba ang makikita? Ha? Paano mo ba mapapatunayan na naibihis mo na nga si Jesus Christ? Siya nga yung buong kagayakan ng Diyos. O eto ha, kahit sundan ko yung argumento ng inyong bagong leader, siya ang kanyang sinabi, buong kagayakan ng Diyos, pag-ibig. E totoo ba yun? O sige, puntahan ko po ang unang Tesalonica 5:8. Tingnan nyo po ang sinasabi po rito, mga magulang at mga kaibigan. Tatapwat palibasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. O, dyan po sa binasa natin, mga magulang at mga kaibigan, may binabanggit po rito na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Yung inyong bagong leader, sinimplify niya, buong kagaya ka ng Diyos, pag-ibig. Kulang pa rin yun, kulang.
Kulang. Bakit? Eh, binabanggit po rito eh. Ha? Isuot ang baluti ng pananampalataya. Tapos, pag-ibig. Tapos, ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Ano ibig sabihin? Para mo mapatunayang naisuot mo nga si Jesus Christ, ang buong kagaya ka ng Diyos, dapat nasa iyo ang pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan niyan? Ang mga nakapagsuot ng buong kagayakan ng Diyos na si Jesus Christ, taglay nila ang pananampalataya, ang pag-ibig, at ang pag-asa. Eh, yung inyong bagong leader eh, pag-ibig lang ang sinabi eh, di kulang pa rin. Yan ang sinasabi natin eh. Ha? Oh, tingnan niyo po si Brother Willie. Kahit sundan ko na yung kanyang naging argumento, eh ano pa rin eh. Sablay pa rin eh. Ha? Eh kasi ina-apply niya pag-ibig, buong kagaya ka ng Diyos, pag-ibig. Eh hindi po. Para talagang kumpleto yung buong kagayakan ng Diyos, si Jesus Christ iyon, para mo mapatunayang naisuot mo na si Jesus Christ, ang buong kagayakan ng Diyos, kung Kristiyano ka, dapat taglay mo pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Amen. Amen po ba? Pag nasa iyo yung tatlo na yan, taglay mo yan. Nakasuot sa iyo si Jesus Christ. At pagka nakasuot sa iyo si Jesus Christ, sa labanan sa puwersa ni Satanas at ng kanyang mga kampon, abe, hindi ka po madidisgrasya. Amen. Hindi ka magiging casualty pagka ikaw ay pumasok sa labanan. Nasuot mo ang buong kagayakan ng Diyos. Ang buong kagayakan ng Diyos, si Jesus Christ. Ngayon, para mo mapatunayang naisuot mo si Jesus Christ, ang buong kagayakan ng Diyos, dapat, kapatid, nasa iyo ang pananampalataya, nasa iyo ang pag-ibig, nasa iyo ang pag-asa. Amen. Nagkakaintindihan po ba? Ha? Ang kalaban si Satanas. Yung masasamang espiritu. May mga kapangyarihan yung mga yan. Ha? Dapat ikaw, magkaroon ka din ng kapangyarihan pagka sila lalabanan mo. At para magkaroon ka ng kapangyarihan, kailangang nasa iyo si Jesus Christ. Amen. O, tingnan niyo po si Jesus Christ. Paano niya nilabanan si Satanas nung siya po'y nasa lupa? O, tingnan niyo po sa Gawa. Jis 38. Ganito po ang ating mababasa. Sa makapitbagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. O paano po nilabanan ng Panginoong Hesukristo ang Diablo, si Satanas, yung mga kampon ni Satanas, yung masasamang espiritu, nasasalubong ni Jesus Christ. O paano po yan nagawang labanan at mapagtagumpayan ni Jesus Christ? Hindi po ba dahil ang Espiritu Santo na kay Jesus Christ? Tama po ba? Yung kapangyarihang ginamit ni Jesus Christ laban sa Diablo, laban sa mga demonyo, ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen!
Amen po ba? Ha, yung gawa 10:38, nung pasalamat, binasa nila, aba, ang binigyang diin lang si Jesus Christ na siyang modelo raw nila. Ha? Naglilibot na gumagawa ng mabuti. Ha? Nagbigay ng emphasis sa gawang mabuti, pero hindi binigyan ng emphasis at nagpapagaling. Nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo. Yan ang iniiwasan nung ano eh, ng bagong leader nila. Kasi alam nilang wala silang kapangyarihan ng Holy Spirit. Ah, kaya walang pagpapagaling. Ah, e paano nga ninyo malalabanan si Satanas, ang diablo? Eh, wala sa inyo ang Holy Spirit. Wala sa inyo yung kapangyarihan. Kasi, tingnan niyo po si Jesus Christ, maging ang kanyang mga apostol. Ah, kaya sila po, nagagawa nilang labanan si Satanas, ang diablo, ang masasamang espirito, dahil po sa Holy Spirit na nasa kanila, naninirahan sa kanila, sa kapangyarihang ipinagkakaloob ng Holy Spirit. Amen. O sa panahong ito, ang Holy Spirit naninirahan sa mga sumasampalataya. Nasa iglesia ang Holy Spirit. 1 Corinto 3:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kaya kapag ka po ang iglesia, yung mga sumasampalatayang Kristiyano, naninirahan ng Holy Spirit sa kanila, ano makikita natin? Yung kapangyarihan. Takot si Satanas, takot ang masasamang espirito sa mga sumasampalatayang Kristiyano na nagtataglay ng Holy Spirit at kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen! Amen po ba sa ating mga kasama? Naintindihan niyo po ba ang spiritual warfare? Hindi po yung itinuro sa pasalamat ninyo na lalabas kayo. Ah, at itong mga proyekto ng inyong bagong leader, iyon ang inyong ipagpapatuloy para daw sa legacy. The legacy continues. Ah? E dinadaya kayo ng inyong bagong leader. Ah, ang after lang kasi ang puntirya ng inyong bagong leader, eh mahuthutan pa rin kayo kung ano pa ang pwedeng masimot. Ah, hindi ba tawag sa kanya Simoteo? Simoteo. Kasi sabi ho ng taga-abroad sa akin, Brother Willie, hindi naman yan ano eh, Timoteo eh. Kasi makabagong Timoteo daw, makabagong Timoteo. Hindi ikat Timoteo yan, pwede pa Simoteo, Simoteo. Naninimot ika yan, naninimot. Kami ika rito sa Canada, nasimot yan eh. Ah, nung pumunta sa amin yan, talaga ikang niregaluhan pa yan. Tapos yung ikang hotel na kanyang tinuluyan, sagot yan ng mga kapatid sa Canada. Tapos eh, umarkila yan ang sasakyan. Yung pinakamahal pang sasakyan dito sa Canada ang nirentahan. Hindi sumakay ika sa aming mga gamit na sasakyan. Kaya nasimot kami niyan, Brother Willie. Kaya ika, mas tamang tawag sa kajay, Simoteo. O, yan din po ang kanyang gustong mangyari. Ah, eh, yung kanyang tsuhin ay $80 million ang nakamatayan. Eh, ano balak niyan? Eh, baka gusto niyang i-break ang record nung kanyang namayapang tsuhin na higitan pa yung $80 million. O, ngayon, I hope yung mga nanood, nakinig sa atin ngayong gabi, maliwanag na po sa inyo ang tungkol sa spiritual warfare. Ah, yung isusuot natin na whole armor of God, buong kagayakan ng Diyos, para yan ay maging simple, si Jesus Christ po ang buong kagayakan ng Diyos. Ngayon, paano natin mapapatunayan
na nakasuot sa atin si Jesus Christ, ang buong kagayakan ng Diyos, kung taglay mo ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Amen! Amen po ba? Pag nasa iyo po yung tatlo na yan, ha? Nakasuot sa iyo si Jesus Christ, ang buong kagayakan ng Diyos. Makipaglaban ka man kay Satanas, sa mga kampo ni Satanas, ah, hindi ka madidisgrasya. Bakit? Pagka nasa iyo si Jesus Christ, nasa iyo ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. Hindi pwedeng lalaban ka kay Satanas sa masasamang espiritu, sa mga mangkukulam, sa mga mambabarang, nang wala kang kapangyarihan. Amen. Dapat, meron ka rin kapangyarihan at higit na kapangyarihan ang dapat nasa iyo. Pagka lalabanan mo si Satanas, ang mga kampon ni Satanas, okay, kaya nga, hindi ba naalala ko nga yung namayapang sugo nila? Ha? Eh, iniimporta dahil mayroong babaeng nagwawala sa pasalamatan, sigaw ng sigaw, nagtatanggal ng damit, ha? Naguhubad. Eh, sabi noong sumundo, eh, puntahan nyo nga po yung kapatid na babae at patungan nyo ng kamay nang umalis yung demonyo sa katawan. Ano sabi ho nung namayapang sugo nila, but ako, eh kung sa akin lumipat yun. Takot sa masamang espiritu yung kanilang ano, namayapang sugo. Ah, meron namang consultation, eh may hinarap na babae. Ano sabi noong sa consultation do sa babae, may demonyo ka sa katawan, suspindido ka ngayon. O, may video naman yan eh. Sabi ko, may demonyo pala sa katawan. Ba't hindi mo palayasin yung demonyo sa katawan ng babae? Tama po ba? Ang ating Panginoong Hesukristo, pinapalayas yung masamang espiritu eh. Si Apostol Pablo, ganun din. Sa pangalan ni Hesukristo, pinalayas po yung masamang espiritu doon sa isang dalaga. Tama po ba? O yan ang sinasabi natin. Mula nung tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay napabilang na sa mga sundalo, sa mga kawal ni Jesus Christ. Ang ating commander-in-chief, si Jesus Christ. Tayong lahat ay mga sundalo, kawal ni Jesus Christ. Ngayon, hindi naman tayo pababayaan ni Jesus Christ sa giyera na wala kang armas, wala kang sandata, kumpleto po yung buong kagayakan ng Diyos na ibibigay sa iyo. Sabi po rito, nagpapalayas ng miyembro. ang alam palayasin ng mga miyembro, pero yung mga demonyo, masasamang espiritu, hindi kayang palayasin. Hindi ba ang bukang bibig, layas kayo, layas kayo. Hindi po ba? ngayon, YouTube 68, Facebook 74. Ang atin pong gustong maintindihan dito, tayo pong mga sundalo, kawal ni Jesus Christ, eh hindi tayo isasabak sa giyera, isusuong sa digmaan, na tayo po ay madidisgrasya. Kompleto po yung buong kagayakan ng Diyos, pati yung sandata na kakailanganin natin. Nandyan po ang Holy Spirit, tapos meron pa pong mga anghel na dagdag na puwersa para malabanan natin ang masasamang espiritu. Kaya wag tayong matatakot sa labanan, sa giyerang yan, dahil si Jesus Christ po, meron pong ipinagkaloob sa atin na mga sandata, mga kagamitang pandigma. Nasa atin ang Holy Spirit. Nandiyan din po ang puwersa ng mga anghel ng Diyos para tayo tulungan
sa pakikipaglaban. Alam niyo po, walang katalo-talo ang mga Kristiyano sa pakikipaglaban. Unang-una, si Satanas, lahat niyang mga kampon, tinalo na ni Jesus Christ. Napagtagumpayan na po ni Jesus Christ silang lahat. Tayo po, ang ating gagawin na lang, i-enforce na lang natin ang tagumpay ni Jesus Christ laban kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga kampon. Amen! Amen po ba? O ngayon, yung mga prayer request, ihabol na natin, ha? May mga nakita po tayong mga nag-post ng kanilang mga prayer request bago po tayo tuluyang magtapos sa ating programa ay atin na pong bigyan ng pagkakataon. Sige po. Lahat ng mga prayer request, pakisave, ha? At ihabol natin bago matapos ang ating programa. Prayer request. Tuloy ang paggaling, Elepanchasis, Jocelyn Gubat. Okay po. Sige po, ipag-pray po natin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang Elepanchasis ay umalis ng tuluyan sa kaliwang paa ni Jocelyn Gubat. Sa pangalan ni Jesus, padaluyin ang kagalingan at gawing normal ang kaliwang paa ni Jocelyn Gubat. Sa pangalan ni Jesus, bukol sa leeg, nilulusaw kay Joy Gubat. Sa pangalan ni Jesus, diabetes, mataas na blood sugar, inuutusang maging normal sa katawan ni Leonardo Astrero. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob ang malinaw na paningin sa kaliwang mata ni Leonardo Astrero. Bigyan din ng liwanag ng isip si Leonardo Astrero. Sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa katawan ni Fidet Chua. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, next na prayer request. Kay Fabian Rosario Jr. Hello, Brother Willie. Papray po mga sugat ko sa binti. Matagal nang di gumagaling. Salamat po. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ng mga sugat sa binti ay maghilom at gumaling sa katawan ni Fabian Rosario Jr. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan at paghilumin ang mga sugat sa binti ni Fabian Rosario Jr. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ito naman po ay galing kay Reynaldo Cilindro. Good evening, Brother Willie. Please pray for me to heal my hypertension, diabetes, high cholesterol. And also pray po, sana makahanap ng work ang anak ko na si John Jeffrey Cilindro. Thanks. So, sige po, unahin po muna natin yung para sa inyo, ha? Kay Reynaldo Cilindro. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan hypertension, diabetes, high cholesterol ay umalis sa katawan ni Reynaldo Cilindro. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Reynaldo Cilindro. Gawing normal ang kanyang blood sugar, gawing normal ang kanyang blood pressure, at ipagkaloob ang normal na mababang kolesterol sa katawan ni Reynaldo Cilindro. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang buong kagalingan sa katawan ni Reynaldo Cilindro. Sa pangalan ni Jesus, inaalis ang lahat ng hadlang sa gabal upang makahanap ng trabaho si John Jeffrey Cilindro. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng trabaho si John Jeffrey Cilindro. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen.
Okay po, sino pa po yung mga nandyan? Ramon Garcia. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang proteksyon laban sa lahat ng sakit at sa COVID-19 sa buong pamilya ni Ramon Garcia. Mula sa kanyang asawa, mga anak, mga apo at manugang na si Renato Herrera. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob ang malakas na resistensya ng katawan sa kanilang lahat. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po. Next. Kay Emmanuel Su, Brother Willie, pray niyo po na gumaling sa sakit na hemorrhoid. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ng hemorrhoid ay umalis sa katawan ni Emmanuel Su. Sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa buong katawan ni Emmanuel Su. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Maria Cristina Sulit, mawala yung sis niya sa matres. Lumolobo na po kasi yung tiyan niya, 8 cm yung bukol sa loob. Okay po. Sa pangalan ni Jesus, nilulusaw ang mga bukol sa matres sa katawan ni Maria Cristina Sulit. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan ay dumaloy sa matres at sa buong katawan ni Maria Cristina Sulit. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, meron pa po ba dyan? Yung mga pinag-pray natin na magbigay lamang po ng feedback, paki-update nyo po ako, pakibalitaan nyo po ako kung meron na po bang improvement sa inyong mga katawan. Kung kayo po'y guminhawa, gumaling na po ng tuluyan. Meron pa ba prayer request? Wala na? Reynaldo Bulanadi. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan blood infection ay umalis sa katawan ni Reynaldo Bulanadi. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pagkaloob ang fast recovery para kay Reynaldo Bulanadi. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan ay pagkaloob sa buong katawan ni Reynaldo Bulanadi. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, ngayong gabi ay ayan. Naipag-pray na natin. Naipag-pray na natin yan. Ngayong gabi pong ito ay nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nakipag-aral sa atin ng mga salita ng Diyos at gayon din po sa lahat ng mga nagpadala ng mga prayer request. Pakibalitaan nyo lamang po ako dito po sa ating programa. May pahabol pa. Cecilia Kabatbat Sulit, gumaling sa lungs at heart. Okay po. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang sakit sa puso at sakit sa baga ay umalis sa katawan ni Cecilia Kabatbat Sulit. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa baga at sa puso sa katawan ni Cecilia Kabatbat Sulit. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, sa mga nakasama natin ngayong gabi, marami pong salamat ha, sa inyo pong pagbibigay ng oras at gayon din po sa inyong mga prayer request na pinadala. Ang akin labang pong ipapakiusap, magbalita po kayo, magbigay po kayo ng update. At kung kayo po itumanggap ng kagalingan, huwag natin makalimutang magpasalamat sa Panginoong Heso Kristo. Makagawa po sana kayo ng testimony, video written para mapasalamatan natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ngayong gabi, bago po tayo
Tuluyang magtapos sa ating programa. Inaanyayahan ko po ang lahat sumabay po sa isang commanding prayer na gagawin natin. Protection po ito nating lahat para wag po tayong magkasakit. Wag po tayong mahawa niyan pong salot na COVID-19. Ha? Sige po, magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, proteksyon ay ipagkaloob sa ating lahat at sa ating mga mahal sa buhay. Ingatan tayo ng dugo ni Jesus. Ilayo tayo sa lahat ng sakit at karamdaman sa salot na COVID-19. Maging sa kapangyarihan ng masasamang espiritu at sa kamay ng masasamang mga tao. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan, kasiglahan, kalakasan ay dumaloy sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Malakas na resistensya ng katawan ay ipagkaloob sa ating lahat at sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, huwag nating makalimutan po ang manalangin. Magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga po, sa paggising po natin, yan pa rin po ang ating gawin, manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Good night and God bless po sa ating lahat.